nag-start ako sa weightlifting nung 11 years old ko. Nakikita ko yung mga cousins ko nagbubuhat. At first, ayaw ng nanay ko na sumusama ako sa weightlifting. Babae ka. Dito ka lang sa bahay. Di ka mabubuntis pag nagbubuhat ka. Later on, nakikita niya na may future naman sa weightlifting. Pagdating ng 2014, medyo sunod-sunod ang mga challenges sa year na yan. Nagka-injury ako. Nag-lead yan to self-doubt and low performance. I lost my coach of 10 years. Hindi pa ako nakapaglaro sa Asian Games and World Championship. Nag-break pa kami ng boyfriend ko. Ang bigat talaga. Pati faith ko naging obligasyon na lang. Mahirap pag hindi mo nararamdaman si God. Parang wala akong silbi sa buhay. Before ng laro, Sunday mass, biglang umiiyak ako. Lord, ikaw na bahala. For some reason, ramdam ko mananalo ako. Nung sa competition ko, nalala ko. Nung last leap ko, sobrang saya ko. Kasi bronze na ako eh. Pinapraise ko na talaga si God. Sabi ko, Lord God, salamat. Kakaiba ka. Sobrang kakaiba ka. Tapos, pag lingon ko, nakita ko yung Chinese coach. Tapos bigla akong nakita yung Korean. Tumatalon. What? Ano to? You win silver! Silver! Like, what? Tumatalon talaga ako sa saya. Sabi ko, Lord, wow. Kakaiba ka. Yung frustration ko sa 2014, yung shoulder injury ko sa 2015, lahat ng failure and pain, parang sinasabi ni God, ginagamit ko lang ang mga failures na yan para maging mas matatag ka, para mas maging strong ka. Dati nagbubuhat lang ako ng kahoy, tapos ngayon, nakapunta ako sa Olympics. Tanggapin yung pain. Walang madali sa buhay. Ang pain and failure ay parte talaga ng buhay.